Good day mga girls, for today's video, bawdi pa amo ka na blow. Ay magluluto tayo ng sinigang na baboy. First, magpitay tayo ng matangisa. Magkikita tayo ng bawang with feeling. Yan, mag-mince lang tayo ng garlic. Yung para bang may hugot ka. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Then, i-mix na rin natin yung kamatis. Is yung Mumbai. Oh, Tagalog pala. Ano ba yung Tagalog ng Mumbai? Sibuyas. Ang galing! Ang galing! Sorry na mga gorsa. Kasi hindi naman na kasi ako magaling sa pagtatagalog eh. Shoutout sa BFF ko na magaling mag-Tagalog, lalo na pag-asing. Shoutout sa'yo, girl, talaga. Then, before tayo mag-isa, ang ginagawa ko, pinapakupusan ko muna yung karne ng baboy. Yung ginawa, ginamit ko pala dito mga girls na part ng baboy is yung spare ribs kasi hindi medyo ulama yung masyadong mataba. Ulama yung masyado. Gago! Ayan. Ipapa-fry ko lang muna yan para lumabas yung essential oil ng baboy. Sana all. May essential oil. Sana all. Matapas. Ayan. Ganyan lang. Pag medyo nagbabrown na, ilulugay-lugay niyo lang. I-mix up nyo para hindi naman masyadong madikit. Antay lang. Kaya pag medyo okay na, kukunin mo na, itatransfer mo sa isang lalagyan. Ganyan, ganyan lang. Mas madali pang magluto kaysa mag-push over. Magigisa na tayo ng bawang at sibuyas at kamatis. Huwag niyong tatanggalin yung medyo batok-batok na ganyan, ho. Kasi masarap yan. Yan yung flavors ng protein natin dyan, ha. Kaya mag-isa-gisa lang, isa-gisa. Yan, sunod yung sibuyas. Huwag niyong masyadong ipa... Ano kaya tawag doon? Pabatok. Basta pag umamoy na yung masarap na amoy, yan na. Tapos na yung gisa. Kasi yung iba, masyado pa nilang nag-isa. Importante lang, pag lumabas na yung kanilang mga katas-katas, meaning, lumabas din yung flavors nila. Pero mga girls, tandaan nyo, pag nag-isa kayo ng kamatis, igisa nyo yung mabuti. Kasi, dyan nagdadaling yung madaling mapanis. Dapat, nag-isa ng mabuti yung kamatis. Hindi kasi mapanis pag may kamatis soup. Pero pag nagisa mo ng mabuti, naluto ng mabuti, hindi siya masyadong madaling mapanis. Ayan. Isa mo na yung karne ng baboy. Ayan, lugay-lugay lang. Lugay-lugay lang. Lugay-lugay-lugay lang. Ayan, maglalagay ako ng pepper tsaka salt. Daan nyo sa bawat layer ng pag-isa nyo, maglagay kayo ng si-season kayo. Para sunny. Medyo konti na lang yung ilagay yung pagtimpla. At saka para manuot din yung lasa. Hindi nga lang kasimple.
Diana. Diyan-tiyan, maglagay na tayo ng tubig. Siguro mga sa dalawang kilong baboy, nasa 1.5 to 2 liters din ng tubig yung nalagay. Diyan. Masarap kasi marami sa baho. Ayan. Check-check din natin pag medyo malambot na. Pre-share po ko na nga pala ito. First, ilagay natin yung mga gulay, yours. Unahin natin yung medyo matigas. Yung labanos, yung balato, and yung ibang tangkay ng kangkong. Kasi sila yung medyo may katagalan. Medyo nagagalan ako ng fish sauce. Rufina, pati yung nilagamit ko. Masarap kasi sweet lang yan. Pero konti lang. Pag-check, pag medyo kumulo-kulo na, check-check mo lang mga gore. Ganyan lang naman kasimple magluto. Di naman masyado complicated eh. Yan. Pag-check-check. Pag medyo lambot na, yan. Lagay mo na yung talong. Na very long. Yan ang sili yung pagsigang or paitan sa amin dito. Yan. At this point, itikman ko na mga gore kasi gusto ko matimpla na para manuot na talaga yung lasa. At ito pala, nagsigamit ako ng sinigang mix. Masarap din yung batuan, pero ito kasi yung sinigang mix. Parang may umami, masarap. Kaya ganyan yung ginagamit. Kaya, tigim-tigim na. Dagdag lang. Dagdag ng asin. Dagdag na kung ano. Ganyan. Ilinagay ko na yung mga dahon ng kangkong. Last na. Okay na rin yung lasa. Ayan. Ready-ready na sila. Ready to fire na. Ayan na. Totoo na yan mga gores. Try nyo sa bahay nyo. Pero I'm sure marunong din naman kayo niyan. Mas masarap to. Kaya kasi inyo eh. Masarap na yan. Kaya, thank you mga Dorsa for watching. Sana sa susunod, abangan nyo rin naman ulit yung mga videos ko. Again, kayo mag-request. Thank you. God bless.